So, yan, may bago tayong problema sa garahe. Ito, itong floor pump na to, itong Geo Air Supply. Since 2014, pata sa akin to. Tama niya, may itsura. Dumi-dumi na. Kaso, naglolo ko na siya ngayon. Pag sinaksa ko to dito, tapos pag inangat mo to, sumisingaw. Dapat yun hindi eh. So, gagawin ko, subukan kong repair to. Or palitan ng pyesa para hindi na ako bibili ng buong floor pump. Mahal kasi, mga 850. Ito lang yung kailangan ng tools to. To precision driver tsaka itong pliers. Tapos kung may luma kayong pump na Geo dapat, hindi pwede ibang brand eh. May kukunin tayo dito. Or pwede rin repair gamit ng glue, pero hindi ko sure kung gagana to eh. O yung isang way para i-repair ito ng mabilisan, pinakamabilis ito. Bili kayo sa Shopee. Ayan, bili kayo. Teka. Ito yun. Mura lang. 67, 87. Pamalit yan dito. Napapalitan kasi ito, nahugot yan. Kasi medyo mahirap hugutin yan. Siguro mamaya try ko na rin pakita. Yun ang pinakamabilis. Kaso matagal delivery, kaya kailangan ko na ito mamaya. May ayusin kami. So pakita ko kung paano ko naayos to. Wait lang. Kailangan ko ng stand eh. So, dalawa yung pump. Dalawa yung pump testing natin mamaya. Yan. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung problem niya. Ito yung sa floor pump. Kaya naka-shrider yan. Pag in-insert ko to, hirap na anglo. Ayun, no, sumisingaw kahit nakataas. Dapat hindi sisingaw yan. Tulad nito. Tama to, ah. Ito, since 2014 pa rin to. Geo. Anto, MOB. Y pa din. Tibay. Tama, saksak, ah. Okay, yan. Hindi na sumisingaw. Pwede na mabombahan. So, working pa to. Ito rin isa. Dito natin kukunin yung pyesa. Mura lang kasi ito eh. Parang 250 yata ito. Kaso, short lever kasi ito. Ayokong gamitin. Kaya kukunin ko yung pyesa nito mamaya. Pakita ko sa inyo. Dama. Hindi na sumisinga. Wala nang tunog. Pwede na magbomba. Dito sa isa, di yan talaga pwede magbomba. Lakas ng singaw eh. Kahit bomba. Walang nangyayari. Na-test na namin yan. Sira talaga. So, yung pinakamabilis nga, bili kayo sa Shopee ng ganito. Teka, tatanggalin nata ito. Yun nga pala, tanggalin. Ayun, natanggal yan. Oh. So, itong buong ito, napalitan niya. Yung pinakamabilis na pag replace o repair nito. Kaso, antay ka pa ng ilang linggo. So, balik natin to dyan. Eh, kailangan ko na mamaya. So, paano natin ayusin yun? Eto, tanggalin muna natin to. Ayan o, nakita na nga, nasubukan ko na tanggalin yan dati. Natanggal yan, kailangan nyo lang ng tulak or precision screw. Tanggalin natin to dito. Kailangan yan, lumang seat post, pampokpok. Martilyo, pwede rin. Sa unang try, masikip to. So, kailangan nyo ng mas magandang patungan. Ito kasi, ano lang yan eh. Masking tape. Yan, pokpoy natin yun dyan. Yun o. Labas agad. Silayin nyo na lang ng pliers. Itong pin na to, may story yan. Ano pa ito? Kita ba pag close up? Ito, dito sa part na to, parang may groove siya. Dito makinis. So, dito dapat yung pupukpukin. Kasi pag pinukpok mo dito, lalong sisikip yun. Alright, so tanggal na siya. Ngayon natin dyan. Tanggalin naman natin itong lever. Hilahin lang yan. Ilagay natin dyan. Tapos to, dali lang to. Dual pala to, no? Pwedeng presto, pwedeng shrider.
Yan, kita na yan. Tapos tutulak nyo na lang to. Tulak na lang yung piston. May piston dito eh, no? Ito yung sira eh. Kitang-kita, no? May crack. Try na. Fingerin nyo na lang. Ay. Sama pakinggan. Ayan, labas na yan. So, ito yung karaniwan pinapalit-palitan natin, di ba? Yung rubber yan. Pag pabalik na rin mo, magiging presta. Ganyan siya. Si babalik. Ganyan yan. Ito, hindi natin madalas makita kasi nasa loob. Ito yung piston. Parang sa makin, no? Parehas. Tsura. Yan, no? So, ito yung sira. Ang bala ko sana, gamitan ko ng mighty band. Ito, mighty band. Gamitan ko dyan sa crack. I-crack siya kaso, tatamaan yung o-ring. Crack niya kasi talagang crack to. Ito mo. Ayun, no? Oh. Dyan sa sumisingaw. So, hati ito. Parang feeling ko yung mighty band di nagagana dito. Pero gusto ko rin subukan next time. Sa ibang video na lang siguro yan. So, itabi muna natin si mighty band kasi napakatagal na proseso na. So, ito lang yung kailangan yung palitan. So, kukunin ko yun sa working na geo pump, yung single shaft. Ito kasi double tong sa MOB, double. Ito personal na gamit ko to. Hindi yata kakasya to sa MOB. Hindi ko lang sure ah. Pero alam ko hindi. So, same process lang din sa pagtanggal nun. Teka. Ibahin ko naman pala. Magkapalit. Alay mo natin yan. Dito muna sa bago. Tanggalin ko muna dito. Yan. Madudukot ba ito? Ano? Tingnan natin kung pwedeng dukutin. Hindi yung siya madudukot yung piston doon. So, kailangan talaga natin tanggalin to. Tingnan ko kung pwedeng itulak lang sa kamay ito. Yung pin. Ah, mahirap mga sirs. Kailangan talaga mabakabaliktad. Kaya try na natin. Tingnan ko dito yan eh. Ganun lang uli gawin natin. Same steps. Pangit ang patungan ko, Jolux. Yun. Tama ba? O, tama ang pinukpo ko. Ito yung, ano eh, para may thread. Para may groove part eh. So, dito ko yan ilayin. Yeah. Okay na siya. Tanggal na. Tanggal na yung lever. Tulak mo na lang yung piston. Lalabas na yung piston. Yun. Para siyang iba, no? Para mas mahaba yung piston nito eh. Kasi dito, oh. Oo nga, magkaiba. Ayun lang. Pero alam ko, napagana ko to dati. Hindi ko lang na-upload. So, ito. Ito yung sa floor pump, ha? Ito yung sa bago. Sa kaliwa yung mga lumang pyesa. Ito yung mga bagong pyesa. So, balik na natin to dito. Yan, sapak natin dyan. Kaya, pakita nga pala sa inyo. Baka magkamali kayo ng pasok. Dapat pala ang pagpasok. Yung flathead, yung solid, salpak nyo lang ganun. Yan, diretso lang. Hanggang dun sa taas. Lalapat yan. Tapos ang gagamitin ko yung luma. Parang sa pagkakaalam ko. Yung luma ang ginagamit. Kinuha ko lang sa bago. Dito sa bago yung parang piston. So set aside natin dyan. Balik na natin to. Naka Shrider tayo. Tingnan natin kung gagana yun dito. Pag hindi, baka yung ay hindi, mali ata ako. Yun na atang bago ata talaga gamitin natin. Parang hindi kasya to eh. Wait lang ah. Makakalimutan ko na yung ginamit ko nun ah. Anyway, makikita naman natin yan next time. Tingnan natin, set to. Oo nga, mali pala. Hindi lang pala yung piston,
pati yung kalimutan nyo na yung sa luma, pati pala yung adapter doon sa bago kukunin na natin kasi nga masyadong hindi kasya yung ano eh sa luma. Ito swak lang. So in short, kunin nyo na pala lahat, gusto nyo pati lever tsaka yung lock. Yung lock na lang ng dati para internals lang. So ito, pinalit ko na yung piston tsaka yung adapters. Ito, ito yung sa luma. Ayan. Tapon na ito lahat. Yung sa bago na yung kinuha ko. Ito yung mahirap na part, yung pagbalik nito. Pagbalik lang natin ito. Ang hirap kasing saktuin. Mali pa, dapat pala wag muna natin i-lock dito. Tanggalin nyo muna to kasi mag-a-adjust pa yan dito. Mamaya nyo nagkabit yun. Ayun, para tumulak. Hanapin nyo lang yung ano, sentro nyo lang. Yan, tapos balik natin yung pin. Ito yung mahirap na part. Ang hirap niya i-sentro. Pag na-sentro niyo na, yung pupukin ulit. Tapos balik na natin to. Lock na natin. Kasi pag nilock nyo agad to, mahirap i-align to eh. I-align nyo dapat yung sa butas. So balik na natin to. Yan, sarado na. Dapat masikip to. Yung masikip. Gagana na to kanina. Luwang yung sira eh. O, dapat pagpasok ko dyan, sisingaw. Pag inangat, hindi na. Tapos gagana na yung floor pump. O, game. Hindi nga sumingaw eh. Ayan, testing ko na uli. Kanina, ano eh. Ayaw gumana eh. Kaya ako kinat. Kaya pala gumana. Kasi yung tire pressure, sobrang hina na. Kaya hindi na marinig yung singaw. Tama to ah. Pag nilagay ko to, by the way, ito na yung bago ah. Ito yung mga luma oh. Pag nilagay ko to, nakaganyan, sisingaw syempre. Pag nilock, hindi na. Ako, pakita ko ah. Yan, sumisingaw. Oh, lana. Lana, singaw. Working na uli siya. Hindi yan naririnig. O, papump ko yan. Gagana siya. Pwede na maipump kanina. Singaw-singaw, di ba? Tigas na nga ng gulong. Kaya try natin ano. Try natin pasingawin para. Try natin kasi hindi makita maano yung gulong. Taas yung pressure. Ngayon natin, lambot. Cajun pala tong gulong na to. Minibenta nga pala to, Keystone na wheel set stock. O yan. Uy, di pa dumapa. Padapain natin. Yan, dapa. Teka. Baka lumubog yung pito. Ginagamit na ang floor pump sa garahe pang service ito. Ang tagal. Ayan o, dapa na yan, diba? Dapa. Kargaan natin. Uy, ito lumubog. Lumubog yung pito. Kasi nga malambot. Patay tayo dyan. Ayan, nakahanap akong long nose. Masyado kasing makapal tong pliers eh. Mababa kasi pagka taas muna natin yung pito. Ayan, salpak ko to. Yeah. Dapa ah. Bomba. Tingnan natin kung aangat. Ano, aangat to. Yeah. Yes na. Iba. Yeah.
Yan. Tigas na. Tapos, di siya sumisingaw. Pag na ganyan. Kasi nga yung complain namin dyan. Yung dati, pagka nakataas na sumisingaw. Ngayon, di na. Pag binababala na, tsaka lang sisingaw. Yun o. Tigas na. Tama, para ma-prove natin na siraan na rin yung piston dito, edi balik natin to. Ito yung lumang piston. Crack na yun. Balik natin doon. Kasya nga. Kasya siya. Set natin sa Schrader. Like that yan. Kamaya natin lock. Balik mo natin yung pin. Ito yung thread part. So, sa labas yan. Papasok sa loob yung smooth na pin. Para ma-align dito. Pag-align na, pukin mo lang. Pukin mo yung seat post. Okay na. So, dapat gagana yun. Ah, hindi ata kasya to dito. Ah, kasya, kasya. Sikip eh. Ako, sisingaw to pag inangat ko. Oh, singaw pa rin oh. Oh. So, kahit anong bomba namin dyan. Wala. Baba ako, singaw pa rin. Sira na kasi to. Yung piston. So, yun lang gusto kong share ngayon. Again, tatlong ways pag repair dito sa floor pump. Pinakamabilis, palitan nyo to itong botong adapter at tatawag dito. Sa Shopee, meron yan. Pagtanggal nyan, dito lang, di ba? Tanggalin nyo lang dito. Napakita ko naman kanina eh. Yan nyo lang. Tapos, ilahin nyo to. Ayan. Palitan nyo itong buo. Pwede. Sa Shopee. At di ko alam ang code nito. Basta meron yan sa Shopee. Shopee or Lazada na sa 85. Oh. Sabihin natin 150 kasama shipping. Diba? Or yung sa piston ring, pwede nyong gamitan ng Mighty Band. Pero hindi pa ako sure kung gano'y. Maybe next time. Pangatlo, yung sa ibang geo pump, kunin nyo yung piston tsaka yung ibang internals, try nyo ilipat yun, yung pinakamabilis na available, pwede sa akin. Pero kung di kayo nagmamadali, bilhin na kayo ba akong ganito? Or, bilhin kayo buong floor pump. Saan naman pera? So, yun lang, gagamitin na namin ito mamaya. Kasi pagod na kami kakabomba nito sa ano, portable. Maganda yung service floor pump. So, yun lang mga sirs. And kakain na ako. Init eh. Next time uli ah.